Sa Siping Kakantahin, masasaksihan natin ang naging lantad na pag-aalala ng mga disipulos ni Kristo sa sasapiting pagdurusa at kamatayan nito. Malayo sa mangyayari sa kanilang katoto sa hinaharap, bunga rin ang pagkukwento nito sa kanila ng kaniyang propesiya. Dalamhati ang daladala ng mga alagad nang magsalo-salo sila sa hapag kasama ang ina ng kanilang kaibigan. Bilang isang ina na malimit na kakasama ang kanyang itinuturing ng mga anak, ng mga punso, agad ding tinamaan ng pag-aalala si Maria sa naobserbahang kakaibang pagkilos ng mga ito na nagdulot para siya'y mag-usisa. Makailang beses man itong tinanong ang mga anak kung ano ang dahilan ng kanilang pagkabalisa, wala ni isang nagbahagi sa kanya ng nalalaman ukol sa sasapiting paghihirap ni Jesus. Kim-kim-kim-kim ang sakit ng paglilihim ng mga anak, dumirekta ang luhaang si Maria kay Jesus. Nang makita ang ina, inalo ito ni Jesus sa pagsasabing walang kailangang ipag-alala sapagkat hindi pa ito ang oras ng kanyang pagsakop sa tao. Pakinggan natin ang pagkanta sa eksenang ito mula sa Pasyong Pilapil. Lumapag na si Kristo sa mga disipulo sa Betania na patungo. Di rin ang bawang totoo, lumay ang makakaroto. Naglumating na sa bayan si Jesus na oong mahal at apostol si Sanayan. Nagsinulok sa luna at kumain kapaguluan. Ako Birhen Maria, kapili ang anak niya, ang may bahay kasalupa. Matayanin ang pipirin, hapis mong bayan ang mahintin, ngunit nahahalata rin. Kapag harap ay pinansi, nanginaman ay bagihin. Pumasok ang Birhen Mahal sa sinilang iyong mahal, at inawag kapaguhan. Ang asusto di ba ako inyanin mo? At mga anak ko kayo, minamahal ko totoo. Kayo'y inyong iniiba, ang asal ninyong lahat na dati-dati mga uya. Kapag dating ibabadya, ganoong pahumusap ng Birhen ang may habag ang apostoles na lahat. Lalo pang nangagsiyak, luhayagos ang kalulat. Sa dilirin magpahayag ang apostoles na liyag ay lumapit na managad. Anong bagay kaya ito? Laki ng dalang hapis mo sa mga disipulo. O anak na minamahal na aking pinalalayaw, ano't pinaglilihiman? At di mo pagpahayagan yaling iyong inatunan. Ang isinagot ni Kristo, walang anong manila ko, pahid na iyang luha mo. At di pa oras ito ng pagsangkot ko sa tao. Sa siping napakita
pakinggan, interesanteng naghahain para sa atin si Padre Mariano Pilapil ng muling pagsasalaysay sa isang aspekto ng buhay ni Hesukristo. Sa muling pagsasalaysay na ito, hindi lamang natin nasasaksihan ang palasak na imahe ng pagsasalo-salo ni Kristo at ng kanyang mga alagad sa eksena ng huling hapunan, kundi nabigyan din tayo ng pasilip sa isang tila ritualistikong pagsasalo-salo ni Jesus, sampu ng kanyang mga disipulos sa bahay mismo ng kanyang inang si Maria, na tinatanggap at itinuturing ang mga ito bilang kanyang mga anak. Nagtataglay ang ganitong pagsasaposisyon kay Jesus sa kanyang mga alagad at sa kanyang inang si Maria ng katutubong pagpapahalaga sapagkat nilalampasan ng pag-uugnayang pampamilya ang nililikhang relasyon. May muling pagsasalaysay sapagkat hindi na lamang si Juan ang kailangang ituring na anak ng ina tulad ng mensaheng nakapaloob sa eksena ni Maria at Juan sa paanan ng krus. Ang antas ng pamilyaridad ni Maria sa dalamhating daladala ng kanyang mga anak ay bisa ng makailang ulit nilang pagsasalo-salo na nakahahagip ng katutubong sensibilidad na may pagpapahalaga sa bisa ng kolektibo, sa bisa ng komunal. Na ang mga miyembro ng isang komunidad, gaano pa man kaliit, ay may responsibilidad sa isa't isa tulad ng nakitang pag-aalala ni Maria sa kanyang kinikilalang mga anak, maski hindi ito malinaw na kadugo. Sa panahong kontemporanyo, tulad ng pag-uugnayang nabuo sa pagitan ni Maria ng kanyang anak na si Jesus at ng mga kaibigan nito, may ilang komunidad na rin nagtuturing ang pamilya, hindi man magkakadugo. Sa kontekstong pampanit ka naman, tumawid ang imahe ni Maria bilang tumatayong ina ng mga kaibigan ng anak sa maikling kwento ni Wilfredo Virtuoso na pinamagatang Maria, ang iyong anak, na kabahagi ng koleksyong sigwa. Sa kwentong ito, nabanggit na katulad ng Mariyang nasaksihan natin sa pasyon, malapit din ang loob ng inang si Maria sa mga kabataang kaklase ni Jesus. Ayon nga sa teksto, ipinaghahanda niya ang mga iyon ng kape, ipinagluluto ng merienda, at kung minsan doon pa niya pinaghahapunan. Mga kabataang kaibigan ni Jesus at madalas niyang maringgan ng mga salitang bayan, paglilingkod sa bayan, pagmamahal sa bayan.